Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Maayong gabi sa atong tanan. Good evening, my dear brothers and sisters. Today is a Pentecost day. Happy Pentecost day, my dear brothers and sisters. We're discussing the Holy Spirit, di po ba? So, marami po siyang role sa ating buhay, like Jesus also. Number one is the work of the Holy Spirit. Who is the Holy Spirit nga ba? The Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit. And He is an Almighty God. As such, He is human or in person and also fully God, co-equal, co-eternal with God the Father and God the Son. Ang usually works of the Holy Spirit po sa atin is, the Holy Spirit is pulling us away from sinful character, replacing them to a godly characteristics. Ayun po yun. In 2 Timothy chapter 1 verse 7, dun po yun, it encourages us, nagkakaroon po tayo ng self-discipline, following the will of God. Nung lumang buhay ko po, nakita ko po as an employee, lahat po ng mga managers, late na dumarating, na nauuna talaga yung mga rank and file, ganyan. So, when I became, blessing of God, I became one of the managers also of the company, iniisip ko, ay, tanghali na nga rin akong ano, pumasok, something ganon. But then, nasa renewal na kami nun eh, by that time na naging manager ako. So, sabi ko, gusto ko tanghali rin po akong papasok. But then, as the Spirit whispers on me, sabi niya, oh, akala ko ba ikaw ang magiging model na magiging witness ko? Something ganon. Na sabi niya, pag magiging late ka, yung mga staff mo late din, tsaka magiging president ka sa kanila. Baka sabihin nila sa'yo, oh, praise the Lord, si ma'am, eh, late naman siyang pumasok, edi late din ako. Something ganon po ang nangyari sa akin. And, it's because of the Holy Spirit, nagkaroon ako ng konti pa lang, kasi TH po ako to follow the Lord. Nagkaroon ako ng konting Jesus-like characteristic. Like, wala nang marites, wala nang maricor, wala nang hatred, wala nang jealousy, wala nang inggit sa mga kasama, tsaka lalong-lalo na po, wala nang anger. Anger both personal at saka sa ibang tao. So, yun po ang pinaka number one na works of the Holy Spirit sa akin. And then, another work of the Holy Spirit, ini-encourage nga niya tayo, ano, na to be like Jesus life, like Jesus ini-imitate natin. He also guides us into truth. In John chapter 16 verse 13, nandun po yun eh, the Spirit of Truth. In times of confusion, He guides us, He guides me. And then, andun pa po yung, the truth will set me free. So, wala nang pagsisinungaling, the truth will set me free. To have, and of course, pagka nagsasabi tayo ng katotohanan, nagkakaroon tayo ng peace of mind. Another works of the Holy Spirit is, kinukonvict niya tayo to avoid sin. Conviction is our best friend na dumadating po siya before tayo magkasala. Right? Righteousness, judgment, wrong judgment, ayun. Para bang iniisip mo, instead na negative yung i-judge mo sa kanya, para bang, sige, ganun siya talaga, tanggapin. Ngayon nga po, nagpre-pray ako pagka may hindi ako nagugustuhan or may napupuna akong hindi maganda sa mga kasama namin, sabi ko na lang, Lord, give me the wisdom and knowledge na maintindihan ko siya at ma-accept ko na as he is, as she is. Pero in the long run, magbabago rin eh. It's because of the prayer to the Holy Spirit. Another one is, the work of the Holy Spirit is, it reveals words to us. Ayun na. Pag sinasabing natin words to us, sa lumang buhay namin, sa akin, wala yung pagbabasa sa Bible, wala po yun. Wala po yung
message ni Lord na ganito ang gusto niya, ganyan. Wala po yun sa akin noon. He reveals the God's word to us. Last 2017, nag-avail po ako ng early retirement sa company namin. Noong pinaprocess ko po yung retirement ko, parang nagdadalawang isip ako kasi syempre, sayang din yung sweldo, ano? Medyo may sinasabi na rin yung sweldo. Pero at the same time kasi, may pressure na sa trabaho. So, it's because of the pressure, hindi ko na napiplease si God. Tapos yung service ko sa Kanya, lip service na lang, here in Love Lock Cebu. So, sabi ko, paano kayang gagawin ko? So, I pray hard. I ask the Holy Spirit. I ask the Lord to give a message on me. Until such time na, with the prayers of Brother Vic, of our children, we arrive at one decision na mag-retire na ako. Kasi nga naman, tapos na lahat yung mga anak namin ng pag-aaral, ganon. So, I decided to retire. And then, nung nag-retire po ako, ayun na, nagsimula na yung new chapter of my life, spiritually. Kasi po, syempre, pag wala ka ng iniintinding trabaho mo, makakapag-concentrate ka sa service ni Lord. So, I fully serve the Lord through the Love Flock Cebu chapter. And then, another work of the Holy Spirit is, it brings me closer to other believers. Ayun, totoo po yun, my dear brothers and sisters. Because in the community, lahat kayo parang you're dancing in the same music. Not like nung nag-work ako, naninimbang ako. Naninimbang ako. Parang doble kara. Sometimes, yung mga kasama ko na hindi renewed, medyo nagiging plastic din ako sa kanila, something ganon. Tapos pagdating na sa prayer meeting, sa mga activities sa community, ayun na, para pang TH ako to be a saint, something ganon, to follow the likeness of God, of Jesus. So ang hirap po ng ano ng pagdidesisyon na ganon. At yun nga, nagiging closer ka pa sa family mo, kasi nga nag-retire na ako. So, I became closer to our family, to Brother V, to brothers and sisters. Kasi po, nung nag-work ako, marami po akong pagkukulang sa pamilya. Marami po akong pagkukulang kay Brother V. Marami po akong pagkukulang sa mga anak ko. So, when I retired, ayun na sabi ni, yun pa ang whisper ng Holy Spirit sa akin. Oh, yung mga pagkukulang mo kay Brother Vic, sa mga anak mo, sa brothers and sisters mo, sa parents mo, punuan mo na ngayon. You still have the time to cover up of your shortcomings, of your relationship with your brothers and sisters, with your husband, with your children. Yun po yung message ni Lord sa akin before, na yun ang nag-guide sa akin. So, yun po yung sa akin, yun po yung mga works of the Holy Spirit sa akin. And then, meron naman po yung role of the Holy Spirit. Ang role naman po ng Holy Spirit is kinukonvict niya tayo and regenerate our spirit also. The Holy Spirit is a member of Godhead. It bears witness of Heavenly Father and Jesus Christ. He is the source of our personal testimony and revelation. He can guide us in our decisions and protect us from physical and spiritual danger. Yun nga po, kasi nga nakikinig tayo sa mga salita ng Diyos. So, meron nang nag-guide sa atin. And then,